Kumusta mga kapital? Welcome ulit sa ating vlog dito sa Cycling Culture. Maraming salamat ulit sa pagsama sa ating vlog ngayon. At sa vlog na to mga kapital, meron tayong papakitang isang item ng The Project. Ito ay ang Front Rack V1 at V2. Papakita namin ang mga specs ito sa vlog na to mga kapital. At sa vlog din na to mga kapital, ay papakita namin sa inyo kung paano install ang The Project V2 Front Rack. Kaya kung gusto niyo makita yan mga kapital, ay panoorin niyo ang vlog na to. Kaya sa mga kapital natin hindi pa nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, click niyo lang yung notification bell sa baba dito at yung subscription button para lagi kayo updated sa mga upcoming vlogs natin dito sa Cycling Culture. Kaya tara mga kapital, samahan niyo ako sa vlog na to. Let's go! Mga kapital, ito ang The Project Front Rack version 1. Ang material nito ay steel. Powder coated na din ito. Ang weight naman nito ay 1.35 kilos. Ang max load weight naman nito ay 25 kilos. Pero mas maganda kung hindi nyo sasagarin yung max load weight para hindi agad mabali yung bracket. Itong rack na to ay fit sa 26 to 29er or 700C na wheels. At yan ang The Project Front Rack version 1. At ito naman ang The Project Front Rack version 2. Ang material naman nito ay alloy. Powder coated na rin ito kagaya ng version 1. Since alloy ito, ay mas maganito sa version 1. Mga nasa less than 1 kilo ang weight nito. Itong rack na to ay fit din sa 26 to 29er or 700C na wheels. Ang max load weight naman nito ay kagaya rin ng version 1, 25 kilos. Pero kagaya nga na sabi ko ay mas maganda kung hindi nyo sasagarin yung max load weight. At yan ang The Project Front Rack version 2. Mga kapital, papakita na namin sa inyo kung paano kinakabit ang The Project V2 Rack. So eto, kasama natin ulit si Hepe. Yo! So Hepe, ano yung hawak mo ngayon? Ito ang hawak ko. Ito. The Project version 2 na Front Rack. Alright. Inabit na namin siya. Meron siyang meron din siyang kasamang apat na tornilyo para dito sa dalawa dito para sa strap eh dalawa din dito para sa bracket. Tama. Yan. So bracket nito ito. So itabit ko na siya, ready ko na. So isasalpak na lang natin. Simulan na natin, Epe. Yo. G. G. So guys, bago natin ikabit tong front rack version to na The Project. So, ito yung mga kailanganin natin. Tool set, syempre yung kasama pa niyang tornilyo. Tama, tama. Ito kasi yung tornilyo na free dito sa front rack. Kasama yan. So guys, kung kayo magkakabit, baka mag-alangan kayo kung anong size nito. Kasi minsan akala is 10mm, pero ang tunay na sukat niya is 11mm. 11mm. Gamit na range dito is ito. 11mm siya. 11. Yeah. Okay. And then dito naman sa Allen, hindi rin siya sakto, hindi rin sakto yung 5mm. Okay. So yung ginagamitan ko na lang siya ng ano, ng Allen Star key. Na 5mm din. So yan, simulan natin ang pagkabit. Nga pala siya kung paano. Unang gagawin dapat. So ito yung tornilyo. Ayan, tatanggalin nyo muna yung mga nuts. Nuts. And syempre, papasok nyo siya dito sa fork. So yun pala guys, kailangan nyo pag yung fork nyo ay may butas. So, masikip ah. May pintura kasi yung boot.
butas, kaya medyo mahirap ipasok. Ikot-ikot nyo lang, ikot papasok nyo lang naman yan. Oo. Okay. Ngayon, ipasok na yung ano, yung tornilyo. Tornilyo. Sa may fork. Sunod nyo yung bike rack. Napansin nyo, may butas yung bracket niya. So, dito natin isusot yung tornilyo. So, maglagay muna tayo ng isang washer. Okay. Right? And then, yung bracket ng front rack natin. Pasok. Then, another one. Washer ulit. Nice. Tapos, yung tornilyo. So, inanat muna natin siya. So, hayaan nyo muna maluwag. Ganun lang kasimple ang pagkabit. Then dito, so, dahil may dalawang option kayo, guys. Kung yung fork nyo ay merong rack mount, pwede nyo siyang ikabit dito. Sa mga The Project na CX Fork, merong rack mount na yan. So, dyan, pwede perfect na perfect yung The Project V2 front rack niya. Saktong-sakto yan dyan. Okay. Pero pag wala namang rack mount, yan yung kadalasan, no? Walang rack mount eh. Walang rack mount. Yung isang option ay dito, sa skewer. Tama. So, yan yung madalas tinatalong eh. Wala silang rack mount. So, saan nila ikakabit daw. So, dun nga, sa skewer nyo ikakabit. So, guys, ito na yung skewer. So, napapansin nyo, may dalawang spring. Tatanggalin natin yung spring. So, huwag kayong matakot kahit wala yung spring. Gagana pa rin yung skewer. Ang purpose lang naman ng spring, pag kinabit nyo kasi yung spring, ganyan lang yan. Paganyan, nakalitaw. Nakalitaw lang yan. Yan ang purpose ng spring. Binubungan niya yung skewer para madaling isalpak sa mismong bike. So, ganyan yan. Pag nakapukang ganyan, naka-steady, ganyan, nakabuka na yung spring, hindi ka na mag-gagalaw-galaw nito. So, isasalpak mo na lang yan. Very easy. Yun yung purpose ng spring. Okay. And then, pag walang spring naman, pwede pa rin naman siya, di ba? Kahit walang spring. Pwede pa rin naman siya. Wala spring, nakatingit nga lang. Kaya, pag sinalpak mo, nag-a-adjust ka pa niyan para pumasok. Yan. Pero kahit wala siyang spring, okay lang i-gamit sa skewer. Ang i-re-replace natin dahil wala na yung spring ay yung strap ng mismong bike rack. So, yun. Salpak natin yan. Guys, medyo masikip tong isalpak pa skewer ang ginamit yung pang-ipit ng ano? Pang-ipit ng strap. Ayan. Medyo masikip. So, kung meron talagang bike rack rack mount yung fork nyo, pwede nyo siyang ilagay doon. So, minsan, katulad nito, itong skewer natin, hindi siya umupra dito sa strap ng front rack natin. Kasi maiksit yung skewer. So, pwede kayong gumamit ng rear na skewer para umupra yung
strut. Yung strut, may salpak yung strut. Okay. Yung iba kasi ano? Pero pag yung steel na ginamit niyo na strut na pag yung steel ang ginamit niyo na front rack, manipis kasi 'yon. Hindi katulad kasi nito, alloy, makapal. Medyo mas makapal siya. Oo. So, okay. Kaya parang... Kailangan nyo mas mahaba ng konti. Mas mahaba ng konti na skewer. So, yun. Anong size to, Nepe? Yung bagga. Ang ginawa kasi last time ni Boyong, yung kaibigan natin, bumili siya ng viron na skewer. Okay. Pinahabaan niya yung thread. Para pumasok siya. Pinahabaan niya yung thread. And then, pinaputulan niya na kasi yung strut ng ano. Okay, strut ng front rack. Okay. So, hindi na natin ikakabit to. Ngayon, babalik na natin yung mga spring. Sa skewer. Sa skewer. Umubra yung strut ng front rack dito na the project dito sa skewer. So may ibang option tayo. Ngayon dahil wala tayong dahil hindi umubra, ang option natin dito talaga sa rack mount. So dyan natin isasalpak yung ano, yung strut. Tapos may tornillo naman. Actually, itong tornillo hindi nakasama sa front rack to. So, may extra naman ako. So, yun yung gagamitin natin. So, ayan. Napakasimple lang. Ganun din din sa kapila. Todo na natin ito na higpit. Ayos! So, okay na yung sa ilalim. So, ayan, okay na yung sa ilalim. So, ayan. So, dito naman tayo sa ibabaw. Yung tornilyo to, 11, para maiwasan ang bilog. Yung back range ang gagamitin natin. Yung back range, sige. Yung back range ang gagamitin natin, sabay ikot. Dito sa likod ng fork. Ayos na, Hebe. Goods na. Sabihin ko, hindi pa ayos to eh. Hindi pa? So, gagamitan pa natin ang pinagbabawal na technique. Yan. So, kasi minsan, ang angle ng bike rack, pag kinabit mo, iba-iba eh. Ah, tama. May nakaangat, may nakagano. Mm. So, papakita ko sa inyo kung paano yung pinagbabawal na technique. Yan, yung mga pinagbabawal technique ni Hebe. Dito lang makikita sa Cycling Culture yan. So ayan mga kapedal, nakikita nyo naman, hindi pantay yung ano natin, yung front rack natin, nakatingala. So medyo gagamitan natin ng pinagbabawal na technique. So ito nga pala yung technique na sinasabi ko. Pag nakita nyo ganyan, nakatingala, babatakin nyo lang to. Yun. So ayan, level na siya. Okay lang naman na ma-bend to kasi steel lang naman to, di ba? Tama. So yun,
pansin niya na steel. Pag yan naman, nakita nyo na nakalub, na nakaganon, nakasubsob, pupush mo lang pababa. Okay. Para pumantay siya. Para pumantay. Wala nang magkaso yun eh, pero kung nagagalaw yung bakal kasi steel naman siya. Kung ito, ang problema naman nila, pag naputo, pwede mo naman ipagawa to sa metal, fabrication. Kasi angle, flat bar lang to eh. Tama. At yan mga kapidal, kung paano ini-install ang The Project V2 Front Rack. Ano masasabi mo, Hepe, sa front rack ng The Project V2? Sabi ko, very nice. Very nice, syempre. Very nice. Pero, matibay to itong front rack ng The Project. Kasi makakapal yung strut niya. Oo. Tsaka, makapal pero magaan. Sya. Magaan, tama. Hindi yung kasi yung material ng The Project front rack. Ang concern ko lang naman dito, itong bracket na to. Minsan kasi, matagtag, tapos nakakargahan natin ng matigas, syempre ito gumagalaw to, lalo na pag nalulubak, nagpa-vibrate kasi to. Tama. So ngayon, nape-pressure yung ito, itong bracket, dun yung cost ng putol niya. Pero kahit maputol naman yan, madali lang naman i-replace to. Ipapapabrigate na lang sa mga machine shop. Eto, Epe, madalas question to eh. Saan ba pwede ikabit yung The Project front rack V2 na yan? Mostly kasi na sa gravel bike, CX, sa mga touring bike, yan ang kalimitan. And last time, may kinabitan ako sa mountain bike naman. Pasok naman siya sa mountain bike, di ba? Basta yung suspension niya, yung fork, may butas. Yung bracket niya, merong butas. Tama. Pasok naman siya sa 26, 27.5, tsaka 29er, di ba? Pero functional lang kasi. Oo nga. Hindi yung kasya sa lahat ng fat bike. Tama. Iba-iba kasi size ng gulo ng fat bike. Minsan sobrang bulky, hindi na sumasayad. Sumasayad na. Pero meron nagkabit sa fat bike eh. May kumasya niya. Meron dito parang ang size ng gulong niya parang 2.7 lang ata. Okay. At sa nga pala sa yung version 1 nito. Same lang din ng pagkakabit. So yun mga kapital, pareho lang naman ang procedure ng pagkakabit ng The Project V1 Rack. So panoorin nyo na lang ulit yung video kung paano kinakabit. At eto pa pala, Hepe, ang suggestion mo na drop bar para sa mga nagkakabit ng front rack. Siyempre, ang suggestion ko, pag sa may mga front rack na ganito, dapat yung gagamitin nyo is yung naka-flare. Ganito. Minsan kasi, pag naka, lalo na yung version 1 na drop, na front trap, pag kumambyo ka dito, tatama na. Tatama sa front trap yan eh. Tama. Pag yung dropper mo is naka-compact. Naka-compact lang. So, mas advisable sa gravel bike is yung naka-flare. Like yung Boondocks at saka yung Boomerang. Na The Project eh. Pati yung Origin. Origin. Origin na drop bar, naka semi-flared din. So pasok siya dyan. So, pasok siya dito. Ayos. So ayan. So pag pang road bike na drop bar yung gagamitin nyo, mas ano ko na huwag na kayo maglagay ng front rack. Kasi sasabit yung STI. Minsan nga pala guys, yung STI sa Shimano lang talaga yan, ha? Mm-hmm. Pag ibang brand na hindi na STI ang tawag dyan. Ang STI lang talaga is for Shimano lang ginagamit. Sa mga 105, yan, STI ang tawag dyan. Okay. Ang Shimano. Pero pag nag-ibang brand na, hindi na STI ang tawag sa kanila. So yan, Hepe, pwede rin sa fixed gear, di ba? Yung V2 rack natin. Pwede. Mas compatible sa fixed gear to. Kaya nga lang, minsan, bihira ang fixed gear na mayroong rack mount. Bihira ang fixed gear na may rack mount. Kaya sa scooter. Oo.
mas ano yun, mas matibay sa fixed gear kasi nakanat. Nakanat, tama. So, kung sa fixed gear naman yun naman gagamitin yung ganito, mas maganda yung gamitin is yung steel. Yung V2, ay V1. Oo, kasi yun, yung strut nun, manipis. Ah. So, kayang i-accommodate nung nut. Hindi katulad nito, kapapal. Baka hindi nyo rin maipasok yung nut ng ano. Tama, tama. 100 mm lang yung ano eh, space, hub spacing eh. Tapos ang liit lang nung naka-usprit. Ah, tama. Saktuhan lang sa nut. Okay. Pero marami akong nakakita ng ganito na naka-fix gear na gumagamit ng front rack na version 2. Tama, tama. Kalimitan ang gamit nilang fork is yung steel. Kasi yung steel, medyo ano yun eh, manipis yun eh. Pero pag sa mga bladed na fork alloy, medyo alanganin pa ano eh. Tama. So yan mga kapital, pinakita namin kung paano ini-install ang The Project V2 Rack. Maraming salamat ulit, Tepe. Invite mo sila sa iyong YouTube channel, siyempre. Yo! Subscribe na kayo sa aming channel, Tepe Bites Channel. So, makikita nyo doon yung mga build natin. Yun! Tsaka yung mga ano natin. Nag-start na ulit kami mag-ride. Makakulitan moments ng Laguna Fixed Gear. Yan, makapanood yan. So yun, maraming salamat ulit mga kapital. Sana may natutunan kayo dito sa ating pag-install ng The Project V2 Rack. Mga kapital, maraming salamat ulit sa pagsama sa ating vlog ngayon. Sana may mga natutunan kayo sa mga pinagsasabi namin dito. At syempre, sana ay natutunan nyo kung paano kayo magkabit ng The Project Front Rack V2. Sa mga next vlog natin, marami pa tayong papakita mga The Project na items. Kaya mga kapital, i-follow nyo na kami dito sa Cycling Culture PH. Click nyo lang yung notification bell sa baba dito. At yung subscription button para lagi kayo updated sa mga upcoming vlogs natin dito sa Cycling Culture. Hanggang sa susunod ulit mga kapital. Stay safe and God bless! Cycling Culture.